Hi guys! Welcome back to our YouTube channel, ang Yes Dear Channel. Nandito ako ngayon para i-review ang 2021 Toyota Corolla Cross 1.8 HB. Yan. Yung 1.8V ay yun yung hybrid na 1.6 million and 50,000. Meron siyang 4 color options, yung red mica metallic, attitude black, at yan yung metal stream, saka yung platinum white pearl. Yan. So nakita natin guys, yan yung design niya, yan yung grill niya. Tapos naka DRL na rin yan, naka yung daylight. Yan. Tapos yung fog lamps niya is LED na, sobrang liwanag yan. Tapos yan, so yan, meron na rin siyang side turn lamp niya. Tapos auto retract na rin tong side mirror. Ngayon yung front brakes niya, ventilated disc na yan. Tapos yung alloy yung wheels niya, 18. Yan. Tapos yan. Yung rear brakes niya, solid disc. Tapos push start na rin siya. Tapos yan yung smart key. So hindi mo na kailangan isuot, ilagay yung susi, syempre. Yan yung mga yan. Ayan. Tapos guys, kapag nalobat siya, syempre, pwede mo gamitin yung meron siyang manual key. So, medyo conventional pa rin. Ayan. So, kagaya ng mga feature ng Toyota, meron din siyang aerodynamics. Tapos, ikutan natin siya. Ayan. Meron siyang chrome accent. Tapos, yun yung design niya. Corolla Cross. So, ayan. Yan, Corolla Cross. So, meron din siyang apat na backup sensor. So, hindi siya masyadong kita dito sa camera. Yan. Tapos, meron din siyang backup camera. Yan. Tapos, ito, alam. Yan. Tapos, nakapin na rin yung antena niya. Spoiler na rin. So, yan. Meron din siyang black na accents pababa. Yan. Hybrid. Yan yung 18. Alloy na. Mags niya. So, yan. Bi-beam na rin yan. Yung headlamps niya. DRL with LED line guide. So, power adjust na rin, tsaka auto fold yung side mirror. So, let's go guys, pasokin natin. Sa loob, makita natin, yan. Siyempre, power window na. Tapos, yung auto fold yung ano niya, side mirror. Control ng side mirror niya. Lock and unlock. Lock nang. Tapos, ito yung accent, meron din siyang leather feel na accent. Tapos, chrome. Tapos, yan yung aircon niya. Imagine guys, naka-start to ngayon, no? Tapos, naka-leather seat na rin. Yan, tapos steering wheel with control. Yan, tapos yung cup holder niya. Okay, let's go guys, pasokin natin. Tapos, yan. You can see, ito yung ano niya, head unit niya. Nakikita natin dyan na nag-charge yung battery. Tapos, yan. So, makikita mo yung mga naging activities mo. Trip information, energy. So, yan. Yan. Apps. Oh, pwede mo na i-connect yung phone mo dyan. And so on. So, tapos yung aircon niya, auto-climate na rin. Dyan yung thermostat at saka yung control. Tapos, power. Push button na rin siya. No? So, patayin natin. Para makita nyo. Pero bago mag-start, press muna yung brake. Tapos, same time, yung push button ng power. So, yan na. Welcome to Corolla Cross. Yan. Toyota. Yan. So, ito yung side mirror. Tapos, meron na rin, syempre, tada! Para sa driver. At sa passenger. No?
Tapos meron na itong personal light. Ayan, so nakita natin kung anong gumagana. Engine, battery. Ayan. Tapos, ito, wala na yung conventional na ano dyan, na yung cigarette lighter. So, USB charger. Okay, so gaano kadali mag CarPlay? Original cord. Saksak niya dito. So, for this video, enable once ko lang. Ayun na. CarPlay na. So, Spotify. Ayan siya. Ayan na siya. Kaya na mahirapan. Then, ito yung drive mode niya. At yung EV mode. Yung EV mode, ito yung kapag ka yung hybrid yung pinagagana natin o yung kuryente. So, try natin i-press yun ah. So, EV mode, unavailable. Hybrid battery low. So, charge muna daw siya. So, ayan. Maganda rin yung speaker nito. 6 na yung speaker niya. Tapos, ayan. Smart entry. Meron na rin siyang 7 airbags. ABS, EBD, BSC, at HAC. Tapos, meron na rin siyang immobilizer and horn. Tapos, syempre, yun nga yung backup camera niya. Meron siyang 6.8 display audio with T-Link and smart device link. Tapos, oh, ayan, yan naman karaniwan na function niya. So, sporty lang din tignan yung ano, yung leather sheet niya. Punta tayo sa likod. Ayan. Tapos dito naman sa passenger seat, ganun din. Ito yung cup holder niya. Leather look din. Tapos, syempre, yan, leather seat siya. Pwede rin natin ibaba ito. Gusto nyo komportable, dalawa lang yung nakaupo. Pero pwede rin tatlo. Ayan. So, may pocket dito. Tapos, may sariling aircon dito sa likod. Control. At higit sa lahat, syempre, ang pinakamahalaga. Charger. USB charger. Passenger. At, meron pa ako nakalimutan dito sa harap. Pwedeng i-adjust to. Dito. Tapos, meron pa siyang surprise. Isa pang charger. Pero, ito na yung hinahanap natin. Cigarette charger. So, pwedeng yung ginagamit natin dyan. So, yan. Diba? Cozy siya. May maluwag din. Maluwag yung upuan sa harap. So, pwedeng i-adjust. Tapos, may function din ng ano, yung sa driver seat. Ito. Pagka gusto mo i-forward or yan. Pa-forward mo yung upuan. Press mo lang siya. Then, ganun. Pag gusto mo itaas, kasi mataasan ka, mababa ka, press up mo lang siya, maangat siya. Down. Ito naman yung sandalan niya, backrest. Ayan, siya yun. Ayan. So, nag-a-alarm din siya kapag hindi naka, syempre naka-seatbelt yung driver and passenger. Let's go guys, punta tayo sa likod. Tapos, ayan. Ayan, yung signature, Corolla Cross. So, push button na rin yung ano niya, pag-open. Ayan. So, ito yung cover niya. Kapag gusto nyo, ayan, hindi makita yung dala-dala, yung dala niya. Tsaka pwede rin yung siya patunga kung documents lang. No? Ayan. So, nandito na rin yung spare tire niya. Tsaka yung mga tools. Ayan. So, hindi pa siya yung push button na automatic nag-a-up. Ayan. So, ito. Aerodynamic niya. Ayan, guys. Ayan, guys. So, ito yung control ng fog lamps niya. So, high beam, low beam. Tapos, ito yung sa makina. Engine.
So buksan natin. Tapos ito yung sa gasoline. Huwag na natin silipin yung gasoline. Magkakamukha naman yan eh. So guys, meron yung secret clip dito. Kakapayin mo lang. Ayan. So yun siya. Tapos to. Hanapin mo lang. So dun siya. Ayan. So makita natin yung ano niya. Yung makina niya malaki. Tapos the same time, kahit na maliit lang yung battery niya, malakas siya mag-charge. So nakatago na yung mga relay niya, fuse, wala na siyang, hindi nakita yung ano, yung ibang mga radiator niya. So yan, yan yung 16 bulb DOHC 4 cylinder inline chain drive with BVTi. Yan, yan yung makina niya. So, makikita nyo, lakas ng makina niya, pero tahimik yan pag nakasara kasi nga gumagamit din siya ng kuryente. So yan. So yung Corolla Cross 1.8 HB 1798 cc engine offers 98 horsepower of power and 142 na torque. Yan. Yung front suspension niya is MacPherson strut, yung rear suspension is torsional beam. Yan, Corolla Cross 1.8 HB is paired with variable speed CVT transmission. Yan lang. So guys, kung gusto nyo kumuha, order lang kayo. Yan. Yan, so dapat babagsak mo siya para hindi siya mayupi. Ayan. Okay? That's it guys. Ayan. So, meron din siyang sensor sa harap. Kaso medyo maingay lang yan kasi pag may dumadaang motor, tunog ng tunog yan. Tutunog ng tutunog yan. So, alam mo, pag lalapit, tumatama, tatama ka na. So, ayan. Malaking bagay din siya. Ayan, umilaw na siya. Nag-auto light na. Kasi nga, medyo dumidilim na yung panahon. So, automatic na siya. Pag bukas mo, hindi ka na... Tapos, yung backup niya, tumahimik ulit, no? So, tignan natin yung isang function niya. Ayan, so, pag lumiliko ka, tinuturo rin nung, yan. Tinuturo niya rin kung saan ka tatama or saan ka direction pupunta. So, pag inalaw mo yung steering wheel, ayun. So, ayun. Yun ang magiging direction niya. Yan. So, maingay siya kasi nakabukas yung side, yung side, isang door. Yan. Okay. So, ito, sabi nila yung B is para sa para mag-engine brake. So, nakalagay din dyan yung energy kung may charge pa or wala na. Yan. Hi mga Bebship! For today's video, i-review naman natin ang Toyota Hilux 4x4 Conquest Manual. Yan. Ito ay 2021 year model. Yan. Makikita mo, bago yung ating fascia. Yan. Tapos, naka-fog lamps na siya. LED. Headlight niya din. Tapos meron tayong side fender color black. Yan. Makikita mo, size 18 inch yung ating gulong. Kamags na din to.
Yung side mirror niya is color black at yung handle niya rin. Yung side mirror niya, meron siyang side turn lamp. Meron din siyang side skirt. Ayan. Yung susi niya, smart key. Ito nga palang ating Hilux 4x4 Conquest. Ito ay smart and keyless entry. Yes. Kasi ang ating Conquest ay push start. Ayan. Pasok tayo sa driver side, mga bebshi. Ayan. Oops. Kung makikita mo, meron na siyang control sa mga windows, sa doors, at sa side mirror. Meron siyang auto tread rack. Adjust. Ma-adjust mo din yung ano, para siyang joystick. Ma-adjust mo siya yung salamin. Ayan. Ayan. Yung makikita mo. Manual nga pala to. 4x4 manual. Kung makikita mo, yung kanyang steering wheel, may control na siya. Audio control, tsaka sa phone din, sa pag-a-answer ng phone. Basta nakakonect yung phone mo sa head unit natin via Bluetooth. Ayan. Ayan. Optitron na yung ating meter gauge. Meron na siyang cruise control. Ayan. Advisable to sa mga long drive. Basta mag-maintain ka lang ng certain speed, hindi mo na kailangan mag-gas. 8-inch na yung ating monitor dito. Push start. Ito nga pala, yan. Pwede kang mamili kung 4x2 or 4x4 yung unit, yung pagdodriving mo. Meron na rin siyang climate control. Ayan. Tapos, kung makita mo dito, ayan, may 2 power outlet na rin tayo. Meron na rin CarPlay. Ayan. Sa USB. Ayan. May eco mode tsaka power mode. Meron din ditong nalagyanan ng bottle. Doon, coins. Ayan. Ayan. Pwede ka rin maglagay dito ng eyeglasses. Tapos, ayan, may ano din siya dito, may ilaw. Ayan. Pala siya ditong mirror. Pero, syempre, dito sa passenger side, may mirror. Ito lang siya. Ayan. Ayan. Ayan, meron din siyang vent dito. Pag kunyari, may drinks ka, gusto mong ilagay dyan. Lalamig siya. Ayan, napakalaki din ng ano, glove box natin dito. Ayan. Meron na tayo six speakers. Ito. Tapos, meron din tayo ditong center console box. Diba? Kung papansin mo, yung ano natin ay monotone. All black to. Yung ating 4x4 tsaka 4x2 Conquest. All black to. Kahit yung ano natin, black pa din.
Ayan, punta naman tayo dito sa likod. Sa second row, passenger side, lock pa rin yung handle. Ayan, kung makikita mo, sobrang spacious. Yun. Ayan. Diba? All black siya, monotone. Ayan, to piano finish yung side. Napaka-classy. 6 yung speakers. Silipin natin yung ano. Ayan. Meron dito tayong lalagyanan. Ayan. Kita mo dito. Oops. Ayan. Clip mo lang dito. Ayan. Sa kabilang side, ganun din. Ito, pwede dito ilagay yung mga toolbox, mga tools mo. Sa kabilang side, meron din. Ayan. Naka-spacious ito. Ayan. Meron din siyang ayan, para meron siyang step guard dito para pagka may taaakyat, hindi magagasgas agad yung pintura. Kung makikita mo, nasa gilid na yung conquest na word. Yung before kasi ng conquest, nasa likod yung nakalagay. Ayan, dito nakasulat yan before. Meron siyang backup sensor. Apat yung backup sensor niyan, mga bebshi, ayan. Other black. Ayan, meron siyang sports, meron siyang bar dito, ayan. Ayan siya. Tapos, meron din siyang bed liner. 8 fruit basket pala yung kasha dito, sobrang laki yun. Oh. Napakagaling gamitin, daling buksan, diba? Ayan, mga BFG conquest dito, side fender. Tapos ayan, may roof rail din siya. Tapos meron siyang side step bar. Ayan, diba? Ayan, mga bebshi, salamat sa pagsama sa akin. Naikot na natin na naman ang Toyota Hilux 4x4 Conquest Manual. Yehe, bye-bye!
Hi mga Bebshi! Welcome back to our YouTube channel, Yes Dear Channel! For today's video, i-review natin ang 2020 Toyota Rush! Let's put Rush into action! Itong nasa harap pala natin ngayon, it's a Toyota Rush 1.5G automatic, top of the line. Ang Toyota Rush natin is under subcompact SUV segment. Biruin mo guys, nasa murang halaga, naka-SUV ka na. Rear-wheel drive din siya. Meron siyang tatlong variant. 1.5E manual, 1.5E automatic, and 1.5G automatic. Ito nga yung unit natin ngayon. Ayan mga Bebshi, as you can see, pin-type antenna na tayo for the Rush. LED tail lamp na rin tayo. For the G-grade, meron tayong reverse camera. For all grades, meron naman tayong backup sensor. Kung mapapansin mo, yung gilid ng Toyota Rush natin ay may lines and loops sa gilid. Ayan. Para sa aerodynamic naman. Para matipid yung ating gas consumption. Yung hampas ng hangin sa sasakyan. Ayan. Kung makikita mo, may black piano finish tayo sa taas ng gulong, side skirt, at sa roof rail. Kung makikita mo naman yung side mirror natin, ayan o, mas wider yung view mo from the inside. Meron din siyang side turn lamp. Ito naman tayo sa gulong mga Bebshi, it's a 17-inch alloy wheel machine finish for the G-grade. For the E-grade naman, it's a 16-inch alloy wheel mga Bebshi. For the headlamp, it's an LED headlamp na. Yung signal lamp naman niya, it's a halogen. Meron din siyang fog lamps. Yung grill niya, it's a smoke chrome grill design for more sporty look. Oh yeah! Sa engine naman tayo mga Bebshi, it's a 1.5-liter engine displacement. It has a 4-cylinder inline with 16 valve. Meron din siyang 102 horsepower at 6,000 RPM. Yan, punta naman tayo sa trunk niya mga Bebshi. As you can see, madali lang siyang i-open at madali din tiglupin yung mga puwan niya sa likod. Napaka-spacious luggage compartment niya mga Bebshi. Yan, makikita mo, sobrang laki. Ayan mga Bebshi, pasok naman tayo sa loob mga Bebshi ko. May dalawang klase ng pagpasok dito. It's a smart entry and keyless entry. Pagpasok mo sa loob, meron tayong white faux leather with silver lining for more elegant look. Ayan. For the dashboard, meron naman tayong leather finish made in ABS plastic. Yung aircon natin, it's a dual climate control with automatic front dial type. G is a automatic transmission. Yung radio natin, guys, it's a 7-inch display audio with CD, MP3, and web link, Bluetooth. Marami din tayong mga bottle holder. Ayan, may side turn lamp din. Ayan, elegant lamp.
Ayan, pasok tayo sa driver's seat. Ayan, may control tayo ng door and window. Auto-retract din yung mga side mirror natin. Yung handle natin, it's a chrome. Ayan. May silver lining. Meron din tayong height adjustment. Ayan. Sa upuan. Forward, backward. Ayan. Yung steering wheel natin, it's a three-spoke leather wrap with audio and volume control. For the G-grade, it's a push start. Meron din siyang mirror sa driver's side. Siyempre, sa passenger side din. Meron siyang lalagyanan dito ng eyeglasses or shades. Ayan, may lamp din siya. Pwede ka mamili kung sa driver side o sa passenger. O nga pala mga version. It's meron tayo ditong anin na SRS airbag. Safe na safe ka talaga dito sa Toyota Rush. Sobrang lamig din ang aircon dito mga Benshin. Kasi diba, ang aircon nito is dual climate control with automatic front tapos dial type siya. At hindi ka mauuhaw dito mga Benshin kasi marami tayong bottle holder. Meron din siyang power outlet sa harap at sa lahat ng row meron. Para for the long drive, pwede ka makapag-charge. Dito tayo sa second row mga Bebshi. Napaka ganda ng leg clearance nito mga Bebshi. Na-adjust tong upuan dito sa second row. Kahit sobrang tangkad ng uupo. Pak na pak. May aircon control din yung mga passenger sa likod. So, pwede rin nilang may adjust kung yung lakas, yung lamig, ganun. May side handle din siya. At yung seats niya, it's a fabric. Pero hindi siya mainit. Diba? Yung compartment niya napakaluwag. Meron din siyang ilaw sa likod para kung may hahanapin ka, makita mo siya agad. Meron din siyang power outlet sa back seat.
Meron din siyang 8 speakers for G-grade only. Ayan. O, tapos na tayo mga Bebshi. Salamat! So we have here the Toyota Rush 1.5G automatic. This is a complete built-up unit from Indonesia along with Wigo Avanza. So we have a 1.5 engine here. Very sporty look with those headlamps. That smoke grill design that give an emphasized look, a very aggressive and sporty look. We have here fog lamps. So we have here 17-inch alloy wheels with ventilated disc brake. Driver side, Bebshi, welcome back to our YouTube channel, Yes Dear Channel. For today's video, i-review natin ang new Toyota Fortuner LTD Voyant. Yan, top of the light ng 4x2. Tara, samahan niyo ako. Kung first time mo dito sa aming YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification button for more updates. O yan mga Bebshi, tara ikutin na natin ang bagong Toyota Fortuner. Ito nga palang nasa harap natin, okay. New Fortuner LTD 4x2 automatic. So siyang top of the line sa 4x2 mga Bebshi. At dahil bago siya mga Bebshi, meron siyang anim na variant. Yes, pero ang feature natin, itong top of the line lang natin ng 4x2. Siya lamang nagbubukod tanging na nakatutol. Ayan. Kung makikita mo, ayan, sa taas, yung roof niya is black. Metallic black as side mirror. Kasi ang G, naka-body color pa rin yun. Yung gulong natin is an 18-inch alloy finish. Yan. 18-inch yan mga Bebshi. Yung brake light niya, yan. LED na yan. Makikita mo, sa LTD, meron na rin siyang backup camera. Ayan. Tapos, tingnan mo yung ano niya dito.
yung sulat niya na Fortuner, black din. Kasi tutol niya siya. Tapos, meron din siyang backup sensor. Ayan. Ayan, guys. Ganda. Tapos, yung ating antenna is a in-type antenna na. Sina mo. So, yung pag-open nito, isang pindutan lang. O, ha? Ot, yan. Siyan. Sina mo. Yan. Ang laki ng likod, guys. May ilaw din siya dito. Para kunyari, may hahanapin ka dito sa trunk. Ayan mga bebshi, nandito tayo sa loob ng Fortuner LTD. Ayan, makikita mo, steering wheel niya, merong audio control, at syempre, meron din siyang MID. Tapos, may other shifter na rin siya. Kapush start, ayun, push start siya for LTD. Nung radio natin is JBL. 8 inch to mga bebshi ha, meron siyang CD. MP3, Bluetooth, and ang smartphone, JBL yan. And Apple CarPlay, Android Auto, and Smart Device Link. For all variant yun. Sal, no? Na rin tayo yan. Climate control naman yan, mga bebshi. Tapos, ito, special feature to dito. Kita mo dito. Well, ano yan, charging area. Kapatid mo, yung tumukon mo dyan, mag-charge na. Tapos, meron din tayo ditong ito yung pinaka-special dito. Ito, yan. Ito, front seat ventilation. Yan, guys. Yan. Kunyari, nabilad sa araw yung sasakyan mo, mainit yung upuan. Yan. Pag inon mo yan, yan. Ito, left and right. Pwede mong lakasan, ganyan. Lalamig na siya. Tapos, may power outlet na rin. May ano na dito, bebshi, oh. Ayan, USB na siya. Direct USB na. Tapos, meron pa ditong pang lighter. Ah, social, ah. Ganda niya, no, mga bebshi. Sobrang social niya. Tapos, ito pa, oh. Ayan, meron siya ditong eco mode. Sports. Ayan. Ang ganda yung mga features niya. Ganda. Side, sa window, saka sa door. Alam nyo ba, Pepsi? Ang speakers natin ay JBL. Alam mo ba kung gano'ng kadami ang speakers natin dito? Parang 9 speakers na JBL. Kaya sobrang ganda ng audio nito. Grabe. Tapos yung vanity mirror natin, tingnan nyo, mga bebshi, oh. Shy. Charan. May ilaw pa siya. Diba? Sa driver side din, may ilaw din ito. Oops. Ito ha. Yan, meron din siya dito. Lalagyan na ng salamin. Tapos ito din. Oops. Diba? Control. Two-tone yung ating ano dito. Leather finish, pero two-tone. Siyempre, meron tayong mga bottle holder.
din to. Ang part na niya, pwede nyo lalagyanan. Leather seats na siya. Tapos, syempre, may Toyota safety sensor for LTD. For LTD, may 7 airbag na siya. ABS, meron din siya. All variant, meron. Tapos, meron din siyang HAC, all variant. May DAC. Matagal, sir. 7 row. Yay! Yan. Tamang sobrang luwag niya. Yung leg clearance niya. Ayan. Tsaka, meron din siyang control ng aircon at ilaw sa likod. Ayan, medyo madilim ha. Ayan. Ah, babe, sinakita mo, may side turn lamp din siya. Ayan mga bebshi, ito yung harap ng Fortuner natin. Ang ganda, ang lupit, no? Color black. At ang headlight niya, split type LED headlight na to mga bebshi. Ayan. At may daytime running light din siya, DRL. Ayan, daytime running light. Maganda, no? Meron din siyang fog lamps. Ang engine natin is 2.8 liter displacement siya. Meron din siyang 16 valve. May roof rail siya. Ayan mga bebshi. Ayan, naikot na natin ang new Toyota Fortuner LTD variant. Ayan, ang bagong-bago. Salamat sa pagsama sa akin ulit mga bebshi sa susunod na review ulit natin. Sana ay tinuhan nyo siya. Ganda. Bebshi, welcome back to our YouTube channel. Yes, dear channel. For today's video, i-discuss ko ang top-selling vehicle ng Toyota, which is Toyota Vios. At dito, i-discuss natin ang difference between Vios 1.3 XE CVT and Vios 1.3 XLE CVT. Para matulungan ko kayong makapag-decide kung anong magandang sasakyan para sa inyo at sa pamilya nyo. Tara, bili na! Well. Hi mga bebshi! Ito na ang Vios XE. So, ito mo. Color white to. Wala lang siyang fog lamps. Pero sobrang mura nito. Diba? Pag pinaltan mo yung mugs nito, ang lupit nito. Grabe, ang ganda. Usually, pag color white yung binibili ng client namin, tapos pupormahan nila, lalagyan lang nila dito ng black line, dalawa, para maging parang ano, sports car or yung pang racing yung dati niyan, ganun. Tapos, pinapalagyan nila dito ng itim.
itim yung ano niya, side mirror, tsaka yung handle, ayan. Ganda. Diba? Ikuti muna natin yung labas. Antena din siya. Sobrang mura lang nito. 747. O ha? Tignan mo. O. Naka BIOS XE ka na. Automatic transmission. Sa murang halaga. O, diba? Ah, ayan. Ang lupit. Ayan. Mm-hmm. Ayan. Sige. Ito tayo sa loob. Wide na rin yung ano niya. Salon niya. Tamo? Okay. Ito na. Pasok tayo. Ito yung sa passenger side. Spacious, diba? Meron siya dito sa window lock. Ayan. Aircon. LCD na rin yung ano niya, yung monitor niya. Ayan. Automatic transmission. O, diba? Meron din siya dito ng ano. Dikit ng box. Uy. Yun. Tools, everything. O, silipin natin yung likod. Ayan, sobrang ganda ng puti. Ito, natin yung likod. Ayan. Meron na siyang control sa window, tsaka door, sa side door. Automatic transmission na yan. Ayan. Tingnan mo, bebshi. O, oh, ha? O, oh, diba? Tapos, ito, silipin natin yung likod. Ito yung sa... Tapos, masanin lahat. Or, ayan. Tapos, ito yung likod.
Bye-bye po kayo. Bye! Bye-bye po.
Bebshi, welcome back to our YouTube channel. Yes, dear channel. And for today's video, i-discuss natin kung paano makakuha ng sasakyan or Toyota cars. Kasama ko nga pala ang aking pinakamalupet na kaibigan dito sa Toyota Pasig, si Ringo. Yun, tutulungan niya tayo para ma-discuss natin at maturo namin sa inyo ng maayos kung paano kayo makakakuha ng sasakyan. Okay. Gusto nyo bang magkasasakyan tulad nila? Ayan. I-discuss na natin. Paano nga ba makakuha ng sasakyan? Meron tayong iba't ibang klaseng pagkuha ng sasakyan dito. Meron tayong tatlong transaction na tinatawag. Una, pag-cash. Babayaran mo ng buo yung unit, mga Bebshi. Tapos, kailangan lang ng valid ID. Tapos, pag naging okay na tayo sa discount and everything, i-release na natin yung unit mo. Good as cash yun. Wala ka ng utang. Madaling transaction lang yun. Mamimili ka lang ng kulay. Tama. Sakyan mo. Pangalawa. Meron tayong company PO at meron din tayong BR. Unang-una, yung company PO, parang good as cash din siya. Magsisend po ng PO yung company natin dito. Depende po kung may credit line kayo dito sa amin o kung wala, normal transaction. Meron din tayo yung BR, which is yung banko ninyo. Doon kayo mag-apply. Sila po magpa-process lahat-lahat. Pag okay na po, magsisend sila ng PO din sa amin. And then, ipaprocess naman po namin dito. After all, pagka nakapag-comply kayo sa lahat, magsisend na po yung banko sa amin ng ETD and i-release na natin yung sasakyan ninyo. Yes. Bilis lang din po yun. Basta ready po lahat ng requirements po ninyo dahil banko po magpa-process po. Anong requirement nun, sir? Requirement lang nun, yung ID, isang valid ID, sa BR, okay na po yun. Yes. Yung pangatlo, yung usually yung ginagawa po namin or usually yung ginagawa. Kasi syempre pagka sa dealer po ang nagtatransact or nagpa-process, kasi medyo syempre mamahal yung mga sasakyan. Ayan yung installment naman or in-house financing ang tawag doon. Pag in-house financing naman, sasagot kayo ng credit application. Dito. Yan yung pinaka-normal. Yan yung credit application. Nandun yung mga personal information nyo, tulad ng full name, address, work, tenure, mga ganyan. Nandun lahat, as in details nyo, team number, ganun. Tapos kami yung magpa-process or magpapa-approve sa inyo sa banko. Tapos, ang mga requirements nun, usually, may tatlong klase din kasing nagpapa-approve sa amin. Unang-una sa lahat, yung mga private employed or government employed. Basta employed ka, okay yun. Ang requirements, COE, ITR, 3 months payslip, proof of billing, ID, tsaka syempre yung mode of payment nyo. Yun yung mga requirements. Tapos, yung isang klase naman, yung mga OFW. Yung mga OFW naman, usually, kapag yung asawa mo, si Ringo, nasa, kunyari, seaman. Pero si wifey, nandito sa Pilipinas, anong mga requirements naman pag OFW, si Ringo? Contract po. Contract? Yung latest contract. Mas maganda, pag samahan nyo rin po ng yung seaman's book, passport, tapos yung proof of deposit po. Or anong tawag doon? Remittance po. 3 months remittance. Latest 3 months remittance. Dapat po, kasal kayo ha. Kasi pag hindi kasal, ano pong kailangan? Pagka nasa abroad ang borrower? SPA po. SPA, Special Power of Attorney. Which is, saan makukuha, sir? Sa consul. Yes, sir. At ang pangatlo, mga businesses. Yan naman po yung mag-a-apply. Mga business, yung sarili kang, kunyari, smart driving, mga ganyan, mga driving school, mga ganyan. Anong mga requirement naman nun, sir, pagka ganun, business? Siyempre, business permit. Business permit. DTI, mas maganda rin may DTI. At samahan niyo po ng bank statement. Yes, napakahalaga ng bank statement. 3 months bank statement po. 3 months latest. Para makita yung flow po ng
cash flow po ng business natin. Yun, okay, tama. Okay, ang tanong naman, Miss Cindy, paano naman po kung, paano ko malalaman kung pasok po yung income ko or yung sweldo ko? Ano nga ba malalaman yung Sir Ringo? For example, ang gusto nilang kunin is Vios, 14,000 yun per month. Paano po natin mako-compute kung pasok yung sweldo nila niya? As much as possible po, yung monthly amortization ng kinukuha nating unit, times 3 po yung income po natin. Times or more than that po. For example, diba, 14,000, dapat pag kinumpit mo siya, nasa more than 45,000 po. 14,000 times 3. So, dapat nasa 42,000 po yung monthly, sir? Or higher pa, dapat. Or higher. Mas maganda, hindi siya mag-low score. Mm-hmm. Bakit po ba, Sir Ringo, kailangan ganun? Kasi, kaya kailangan po may budget sila or may parameters po yung mga banko. Siyempre po, meron tayong mga personal expenses. Oo, tinitignan din yun. Yes. Siyempre po, yung pagkain nyo, bills nyo, may anak kayo, kung nag-aaral, lahat po yun kinocompute nila. Kailangan hindi maapektuhan yung pagbabayad nyo po ng monthly. Yes, tama. Okay, Sir Ringo. Paano naman, sir, kunyari, hindi kaya ng sweldo ko. Kunyari, yeah, sweldo ko, 25,000 lang po. Eh, ang gusto ko pong kunin, kailangan 42. Pwede po ba akong magkaroon ng co-maker? Yes, ma'am. Yung kailangan talaga yon para ma-support po natin yung income po. Sino po pwede ba? Pwede tayong magkaroon ng co-maker. Ang pwedeng co-maker natin, immediate family po. First degree family, which is yung magulang, kapatid o anak. Asawa po pwede? Asawa pwede po. Tama. Paano, Sir Ringo, may asawa ako. Kaya lang, living partner ko siya. Pero may isa kaming anak. Pwede po ba yun? Common law pwede po. Pwede. Pwedeng pwede po ang common law partner. Basta may nagbabond po sa inyo. Like anak, may isa kayong anak, ganyan po. Pero pag usually, pag mag-jowa or girlfriend-boyfriend, hindi talaga siya ina-advise na ng banko para ma-approve po kayo kasi syempre po wala kayong binding dalawa, ganun po. Eh, Sir Ringo, paano po yun? Ano po ba yung mga causes para ma-decline po yung ako? Paano po yun? For example, last year po may sasakyan ako pero hindi ko po nabayaran, sinurrender ko po siya sa banko. May chance pa po ba ang makakuha ko? Hindi na po, ma'am. Kasi unang-una, sa banko magkakaroon ka ng CMAP po. Ah, CMAP or nung replibin po. Ganon. So, record kasi yun sa bank na parang na-mishandle niyo po yung loan. So, medyo bad record po yun sa kanila. Eh, Sir Ringo, may credit card ako. Pinambili ko ng PS4 dati. Pero hindi ko pinayaran. Ganun din, ma'am. Canceled cards, nadidirect po ng mga bank yan. So, medyo hindi rin po maganda yung stand ng application natin. Pero pag meron kayong canceled cards at unsettled loans po, kasama rin po siya sa unsettled po na mga loans po. Ang tawag po doon, mga Pepsi, ay NFIS or BAP, BAP at CMAP. Yun po yung sinasabi ni Sir Ringo. Eh, paano pag Sir Ringo, may court case ako. Sinampahan ako ng kaso pero nanalo naman ako. Pwede pa akong makapag-loan? Pagka may court case, hindi rin siya pwede. As long as mayroon kang mayroon pang pending dun sa court case mo, hindi pa rin po pwede. Kasi naka-aro din yan sa nakikita rin po ng mga. Eh, Sir Ringo, meron po akong auto loan, pero hindi ko po nababayaran agad. Kumbaga, delay po ako lagi. Yun. Medyo off din po tayo sa ganon. Medyo mishandle po talaga yung auto loan. Nakaka-apekto po siya sa pag-apply niyo po ng sa mga susunod po na auto loan. Ay, so malabo din akong ma-approve pagka ganon. Ano po tawag doon? Adverse loan. Adverse loan. Eh, paano, Sir Ringo, meron naman akong yung home loan ba yun? Hindi home credit. Mga home credit. Usong-uso yun sa
ng mga appliances eh. Di ko nabayaran yung rep. Pwede ba yun? Yun, kahit po simpleng electric pan lang yan o kung anumang appliances po yan, pagka po hindi niya po na-settle, medyo hindi po allowed po sa pampo yung ganun. Kasi so, maliit lang, hindi mo pa ma-settle, how much more po pag mas malaki na po yung responsibility po na kailangan nyo. Eh, paano Sir Rico kung for example, ano, globe? Usually, globe lights. Hindi po maganda yung pagbayad ko. Lagi ko napoputulan. Ganun din po sa globe. Ganun din po. Medyo malaking ano din po yan sa mga telephone companies po. Medyo, ay, ibig sabihin, lahat po sila, ano, connect-connect na po, Sir Ringo. Meron silang system na nag-assess po ng mga issues po ng mga unsettled po ng mga responsibilities po. Sir Ringo, for example, isa pa yung kaninang diniscuss namin. For example, nag-apply po kayo, pero hindi pasok yung sweldo nyo po. Kasi nga, mas mababa po dun sa parameters po ng banko. Magiging ano naman tayo, low score. Kaya hanggat maaari po, sana makakuha po kayo ng comiker na first degree nyo na matutulungan po kayo makapag-apply. Sir Ringo, salamat sa pagsama sa akin, ah. Mag-apply na po kayo. Si Ma'am Cindy, hanapin nyo. At si Sir Ringo din. Ahente din po dito, napakalupit. Maraming salamat po. Maraming salamat, mga Bebshi. Sana makakuha kayo ng sasakyan sa amin soon. At talaga, promise, willing na willing kami pagserbisyohan kayo. Don't forget to like and share po, Yes Dear Channel. And share na rin po. Thank you for watching. Bebshi. Follow na rin, follow. Ano na, ma'am? Ang thumbs up. Alright. Mabay po. Bye. Hey mga Bebshi, welcome back to our YouTube channel. Yes, dear channel. And for today's video, i-discuss natin kung paano makakuha ng sasakyan or Toyota cars. Kasama ko nga pala ang aking pinakamalupet na kaibigan dito sa Toyota Pasig, si Ringo. Yun, tutulungan niya tayo para ma-discuss natin at maturo namin sa inyo ng maayos kung paano kayo makakakuha ng sasakyan. Okay. Gusto nyo bang magkasasakyan tulad nila? Ayan, i-discuss na natin. Paano nga ba makakuha ng sasakyan?
Meron tayong iba't ibang klaseng pagkuha ng sasakyan dito. Meron tayong tatlong transaction na tinatawag. Una, pag-cash, babayaran mo ng buo yung unit, mga Bershi. Tapos, kailangan lang ng valid ID. Tapos, pag naging okay na tayo sa discount and everything, i-release na natin yung unit mo. Good as cash yun. Wala ka ng utang. Madaling transaction lang yun. Mamimili ka lang ng kulay. Tama. Sasakyan mo. Pangalawa. Meron tayong company PO at meron din tayong BR. Unang-una, yung company PO, parang good as cash din siya. Magsisend po ng PO, yung company natin dito. Depende po kung may credit line kayo dito sa amin o kung wala, normal transaction. Meron din tayo yung BR, which is yung banko ninyo. Doon kayo mag-apply. Sila po magpa-process lahat-lahat. Pag okay na po, magsisend sila ng PO din sa amin. And then, ipaprocess naman po namin dito. After all, pagka nakapag-comply kayo sa lahat, magsisend na po yung banko sa amin ng ETD and i-release na natin yung sasakyan. Yes. Mabilis lang din po yun. Basta ready po lahat ng requirements po ninyo dahil banko po magpaprocess po. Anong requirement nun, sir? Requirement lang nun, yung ID, isang valid ID, sa BR, okay na po yun. Yes. Yung pangatlo, yung usually yung ginagawa po namin or usually yung ginagawa. Kasi syempre pagka sa dealer po ang nagtatransact or nagpa-process, kasi medyo syempre mamahal yung mga sasakyan. Ayan yung installment naman or in-house financing ang tawag doon. Pag in-house financing naman, sasagot kayo ng credit application. Dito. Yan. Yan yung credit application. Nandun yung mga personal information nyo tulad ng full name, address, work, tenure, mga ganyan. Nandun lahat as in details nyo, team number, ganun. Tapos kami yung magpa-process or magpapa-approve sa inyo sa banko. Tapos, ang mga requirements nun, usually, may tatlong klase din kasing nagpapa-approve sa amin. Unang-una sa lahat, yung mga private employed or government employed. Basta employed ka, okay yun. Ang requirements, COE, ITR, 3 months payslip, proof of billing, ID, tsaka syempre yung mode of payment nyo. Yun yung mga requirements. Tapos, yung isang klase naman, yung mga OFW. Yung mga OFW naman, usually, kapag yung asawa mo, Siringo, nasa, kunyari, Seaman. Pero si wifey nandito sa Pilipinas, anong mga requirements naman pag OFW, Siringo? Contract po. Contract? Latest contract. Mas maganda pag samahan nyo rin po ng yung Seaman's book, passport, tapos yung proof of deposit po. Or? Ano ang tawag doon? Remittance. Remittance po. 3 months remittance. Latest. 3 months remittance. Dapat po, kasal kayo ha. Kasi pag hindi kasal, ano pong kailangan? Pagka nasa abroad ang borrower? SPA. SPA, Special Power of Attorney. Which is, saan makukuha, sir? Sa consul. Sa consul. Yes, sir. At ang pangatlo, mga businesses. Yan naman po yung mag-a-apply. Mga business, yung sarili kang, kunyari, smart driving, mga ganyan, mga driving school, mga ganyan. Anong mga requirement naman nun, sir, pagka ganun, business? Siyempre, business permit. Business permit. PTI, mas maganda rin may PTI. At samahan nyo po ng bank statement. Yes, napakahalaga ng bank statement. 3 months bank statement po. 3 months latest. Para makita yung flow po ng, cash flow po ng business natin. Yun, okay, tama. Okay, ang tanong naman, Miss Cindy, paano naman po kung, paano ko malalaman kung pasok po yung income ko or yung sweldo ko? Paano nga ba malalaman yung Sir Ringo? For example, ang gusto nilang kunin is BIOS, 14,000 yun per month. Paano po natin mako-compute kung pasok yung sweldo nila niya? As much as possible po, yung monthly amortization ng kinukuha nating unit, times 3 po yung income po natin. Times or more than that po. For example, 14,000, dapat
pag kinumpit mo siya, nasa more than 45,000 ka po. 14,000 times 3. So, dapat nasa 42,000 po yung monthly, sir? Or higher pa, dapat. Or higher. Para bakit mas maganda, hindi siya mag-low score. Ah, para hindi mag-low score. Mm-hmm. Bakit po ba, Sir Ringo, kailangan ganun? Kasi, kaya kailangan po may budget sila or may parameters po yung mga banko. Siyempre po, meron tayong mga personal expenses. Oo, tinitignan din yun. Yes. Siyempre po, yung pagkain nyo, bills nyo, may anak kayo, kung nag-aaral, lahat po yun, kinocompute nila. Kailangan hindi maapektuhan yung pagbabayad nyo po ng monthly. Yes, tama. Okay, Sir Ringo. Paano naman, sir, kunyari, hindi kaya ng sweldo ko? Kunyari, sweldo ko, 25,000 lang po. Eh, ang gusto ko pong kunin, kailangan 42. Pwede po ba akong magkaroon ng co-maker? Yes, ma'am. Yung kailangan talaga yon para ma-support po natin yung income po. Sino po pwede tayong magkaroon ng co-maker. Ang pwedeng co-maker natin, immediate family po. First degree family, which is yung magulang, kapatid, o anak. Asawa po, pwede? Asawa, pwede po. Tama. Paano, Sir Ringo, may asawa ako. Kaya lang, live-in partner ko siya. Pero may isa kaming anak. Pwede po ba yun? Common law, pwede po. Pwede. Pwede po ang common law partner. Basta may nagbaband po sa inyo. Like anak, may isa kayong anak, ganyan po. Pero pag usually, pag mag-jowa or girlfriend-boyfriend, hindi talaga siya ina-advise na ng banko para ma-approve po kayo. Kasi, syempre po, wala kayong binding dalawa. Ganyan po. Eh, Sir Ringo, paano po yun? Ano po ba yung mga causes para ma-decline po yung ako? Paano po yun? For example, last year po, may sasakyan ako. Pero, hindi ko po nabayaran. Sinurrender ko po siya sa banko. May chance pa po ba ang makakuha ko? Hindi na po, ma'am. Kasi, unang-una, sa banko, magkakaroon ka ng CMAP po. Ah, CMAP. Or yung replibin po. Ganon. So, record kasi yun sa bank na parang na-mishandle niyo po yung loan. So, medyo bad record po yun sa kanila. Eh, Sir Ringo, may credit card ako. Pinambili ko ng PS4 dati. Pero hindi ko pinayaran. Ganon din, ma'am. Cancelled cards, nadidirect po ng mga bank yan. So, medyo hindi rin po maganda yung stand ng application natin. Pero pag meron kayong cancelled cards, at unsettled loans po. Kasama rin po siya sa unsettled po na mga loans po. Ang tawag po doon, mga Pepsi ay NFIS or BAP, BAP at CMAP. Yun po yung sinasabi ni Sir Ringo. Eh, paano pag Sir Ringo may court case ako? Sinampahan ako ng kaso pero nanalo naman ako. Pwede pa akong makapag-loan? Eh, pagka may court case, hindi rin siya pwede. As long as mayroon kang meron pang pending dun sa court case mo, hindi pa rin po pwede. Kasi nakaroon din yan sa nakikita rin po ng bank. Eh, Sir Ringo, meron po akong auto loan. Pero hindi ko po nababayaran agad. Kumbaga, delay po ako lagi. Yun. Medyo off din po tayo sa ganon. Medyo mishandle po talaga yung auto loan. Nakaka-apekto po siya sa pag-a-apply niyo po ng sa mga susunod po na auto loans po. Ay, so malabo din akong ma-approve pagka ganun. Ano po tawag doon? Adverse loan. Ah, adverse loan. E paano, Sir Ringo, meron naman akong yung mga yung home loan ba yun? Home credit, usong-uso yun sa mga appliances hindi ko nabayaran yung rep. Pwede ba yun? Yun, kahit po simpleng electric pan lang yan o kung anumang appliances po yan, pagka po hindi nyo po na-settle, medyo hindi po allowed po sa banko yung ganun. Kasi maliit lang, hindi mo pa ma-settle, how much more po pag mas malaki na po yung responsibility po na kailangan nyo. Eh, paano, Sir Rico, kung for example, globe? Usually, globe lines. hindi po maganda yung pagbayad ko. Lagi ko napoputulan. Ganun din po sa globe. Ganun din po. Medyo
Malaking ano din po yan sa mga telephone companies po. Medyo... Ay, ibig sabihin, lahat po sila, ano, connect-connect na po, Sir Ringo. Mm-hmm. Meron silang system na nag-assess po ng mga issues po ng mga unsettled po ng mga responsibilities po. Sir Ringo, for example, isa pa yung kaninang diniscuss namin. For example, nag-apply po kayo pero hindi pasok yung sweldo nyo po. Kasi nga, mas mababa po dun sa parameters po ng banko. Magiging ano naman tayo, low score. Kaya hanggat maaari po, sana makakuha po kayo ng co-maker na first degree nyo na matutulungan po kayong makapag-apply. O, Sir Ringo, salamat sa pagsama sa akin, ha? Mag-apply na po kayo. Si Ma'am Cindy, hanapin nyo. At si Sir Ringo din. Ahente din to dito, napakalupit. Maraming salamat po. Maraming salamat, mga Bebshi. Sana makakuha kayo ng sasakyan sa amin soon. At talaga, promise, willing na willing kami pagserbisyohan kayo. Don't forget to like and share po. Yes, dear channel. And share na rin po. Thank you for watching. Follow na rin, follow. Back to our YouTube channel. Yes, dear channel! Kung first time mo dito sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe, like and share. Yay! Yeah. And for today's video, marami kasing nagtatanong na client kung paano sila makaka-avail or makakakuha ng Toyota cars. At nandito kasama ko ang mga malulupit at magagaling na ahente from Toyota Pasig para tulungan tayong mag-discuss kung paano sila makakakuha ng sasakyan. Si Ringo at si Cedric. Hi! Yan, kami lang hahanapin nyo ha. Pagkukuha kayo ng sasakyan, alam na. Okay, didiscuss na natin guys. Paano nga ba sila makakakuha ng sasakyan, Sir Cedric? Meron tayong tatlong transaction. Unang-una ay cash transaction. Ang requirements po dito ay isang government issue ID. Paano ba yun, Sir Cedric? Pagka may gusto silang unit, hingi lang silang discount, tapos i-invoice na? Ganun po ba yun? Yes, ma'am. And then yung payment upon the release na po. Ay, ang galing naman. Ano po ang second transaction natin, Sir Ringo? Ang second transaction natin, pwede pong company PO, bank referral, or bank PO. Paano po ba yun, sir? Paano po yun? Yeah, simple lang po yun. Mag-i-issue lang po ng PO yung bank. And then, magbabayad yung client dito ng down payment. Magpe-present lang po ng ID, tapos yung email ng bank na authority to deliver. Okay na po. Yan. Release na tayo ng sasakyan. At yung pinaka usually ginagawa po ng mga client, dahil alam niyo naman po, ang Toyota cars ay medyo may kamahalan. So usually, installment po ang gusto nila. Meron po tayong tinatawag na in-house financing. Ito po ang ating credit application. Nandito po yung mga personal information nyo. Ilalagay nyo po yung full name nyo with middle name, birthday, and everything. Sir Ringo, ano po bang mga requirements pag employed ka po para ma-approve po? Simple lang po yun. Dalawang valid na government issued ID, tapos ITR, COE, and most of the time, kailangan na ang proof of billing, pero pag TFS, kailangan din po ba, Sir Ringo, ng payslip? Kailangan din po. Kailangan din po ng payslip. Okay. Paano po ba, sir, ang tenure? Pwede po ba ako mag-apply kung, for example, 6 months pa lang po ako sa trabaho? Mas maganda sana kung tenured ka na like 3 years pataas po. 3 years pataas or 4 years po, para sure. Paano kaya, Sir Ringo, i-compute po yung monthly po? Kung pasok po ba yung monthly income namin? Kailangan po ba may co-maker po ako? Yes, ma'am. Pag po hindi pumasok dun sa amount to be financed na kakailanganin para ma-approve tayo, kakailanganin din po ng co-maker po. Co-maker. Sino po bang pwede natin gawing co-maker, Sir Ringo? Immediate family po, ma'am. Most likely dyan, asawa, kapatid, at anak. Magulang. Parang first degree po? Yes.
okay po pala yun. Sige, Sir Ringo. Paano po kaya i-compute kung pasok yung income ko? Masalitik, ano lang siya. Sa monthly ng sasakyan, dapat higher times 3 ng monthly amortization, mas mataas pa rin po. Ay, wow. Thank you po, Sir Ringo. Ano po kaya ang magiging cost kung bakit ako madedecline, Sir Ringo? Minsan, meron po tayong mga credit cards or nagkakasibak po tayo. Doon tayo pwede pong madecline. Meron po kayong mga previous loan na hindi nyo po natapos or nagkaroon po ng problema, magiging ano po yun, credit po siya para hindi po tayo ma-apply. Hi mga Bemshi! Welcome back to our YouTube channel, Yes Dear Channel! For today's video, kasama ko ang mga magagaling na ahente ng Toyota Pasig, si Ringo at si Cedric. Yes! Tutulungan namin kayo makakuha ng inyong dream car. Marami kasing nagtatanong paano ba makabili ng isang Toyota. Paano nga ba, Sir Cedric? Kasika, diba? Hi mga Bebshi! Welcome back to our YouTube channel! Ang Yes Dear Channel! For today's video, samahan nyo po kami mag-explore natin ang Toyota. Toyota Pasig. Para sa inyo pong kalaman, ako po si Cindy ay isang senior marketing professional dito sa Toyota. Samahan natin siya. Bali lahat ng mga units na nandito ay kita tayo natin mag-explore at i-explain ko sa inyo yung mga features niya na basic lang, syempre hindi naman ako masyado magaling. But bibigyan ko lang kayo ng idea kung yung mga basic features niya para kung sa gusto niyo mag-compare ng mga units or may interest kayong bumili ng car, yan, pwede tayo dito. At your service, mga Bebshi. Siyempre, si Cindy, hanapin niyo, ha. So, yan guys, enjoy, ha. Mamaya, mapakita ko sa inyo ang buong Vigo, Vios, Altis, at saka yung bago nila ngayon, yung ito sa likod natin, Corolla Crossover. Makita niyo yan. Saka, Hilux. Ayan, yung Hilux. Hindi ba? Mura lang yan. So, boss, yan. Samahan na kami sa vlog namin and explore natin. And I hope magka-interest kayo sa pagbuy ng bagong unit. Okay, yay! Guys? Thank you! Bye-bye! Let's go! Yan guys, ito yung Wigo G manual transmission. Ang price niya is 623. Yan, makita natin, meron na siyang fog lamps. Ilaw niya. Tapos nakamags na rin siya. Meron na rin siyang side turn lamp. Body color na yung handle nito. So, hindi na. Meron push button na. So, social na siya. Meron mirror na rin control. Side mirror control. Tiklop na rin. Siyempre yung power window. Tapos, yan. So, manual siya. Yung head unit na is touchscreen na. Bluetooth na rin yan. Aircon yan. Manual siya. Kasi kahit na matas ng tao. Same time, baba, maliit lang. So, compact na rin part. Pero kasi pa rin yung 4 person, comfortably. Siguro kahit 5 dito. Kasi yung apartment niya, hatchback siya. So, silver chrome na rin siya. Elegant na rin. But not pricey. Ito yung Toyota niya naman. Bago na yun. Wigo G. Then, you can see. Ito nga, side turn lock niya. May pocket na hindi. Pwede na. Speaker. Pag-alaga ng bote. So guys. Bali yung Wigo. Wigo ay, ang entry level niya ay yung 560. 568, white, black, and silver yung available ng color. So, new Wigo na siya. Tapos, yung top of the line is 700,000. Euro 4 compliant na siya. So, mas efficient na yung fuel niya. I think siya nakakaano sa environment. Then, doon is Bridgestone. Meron na rin yung para na rin siya naka-spoiler. No? So, guys, the one is unit. And visit the other kasi nakakakuha kayo ng discount, syempre natin nilang sisindi. Tapos
sa BIOS. Ang BIOS, yan. Yan ang familiar na mukha pagka Toyota yung pinag-usapan. Kasi, yan, sama. Ito yung entry level. Ito natin ay elegante na rin. Yung new face na siya. Diba? Tapos, nakita natin yung aerodynamics na may. Tapos, yan, naka-hubcap siya. Then, look, yung ano niya, loob niya. Yun. Fabric din. Tapos, yung head unit niya. Diba, power window na rin siya. Hindi nakagaya dati na yung manual pa. So, yan. Maganda rin yung, although plastic siya, maganda rin yung aluminum. Yung feature niya. Yeah, parang leather look siya. Yung leather feel. Ito natin yung likod. Yan, guys. Yan, with BIOS. Ito ba? Yan, okay. Tayo sa driver seat. So, yan. Power window na siya. Power lock na rin. So, kahit na yung entry level na is social na ano. yan yung J with 3 airbags niya, 1.3J manual transmission. 697,000. Tapos, makita niyo. Meron na siyang yung mga knob niya. Ito yung speaker. Marami siya compartment para sa sabi nga nila, bakit saan ba ito? Sabi ng agent is aerodynamic daw. Nakakatulong din niya sa efficiency. Fluel, tsaka yung takbo mo pag lalo na kung nasa highway ka. Stability. Ayan. Ayan, so nalabot siya. Taka rin yung faulties, pero syempre may social din. Ayan. Ayan. Ayan nga lang, ito black yung handle niya. Pero, ganda pa rin. Black din yung line niya. Tapos, ito, sa inyo ito, laki siya. Ang kagaya natin, parang maliit. Ang ganda yung picture niya. Ang isa. Kasi yan, isa siya. Laki pa. Family car, Innova. So this is 2.8 E diesel, automatic, 1.320. Siyempre kung compare mo dun sa crossover, medyo malaki siya. Ito na yung ilong. May fog lamps na. Naka-mugs na rin. Tapos Yokohama. Yung max ay yung meter niya, meron ng side turn lang. Body color na rin yung handle ng horn niya. Power window, power lock, tapos control niya, side mirror. Tapos medyo malaki, ang konti yung
steering wheel niya. Nab yung ano. Control. Di pa ano, touch screen yung head unit niya. Pero okay lang, pwede naman palitan. Mas mataas siya. Sasakay ka. Patas ka pa. So yan. Mas mataas yung elevation. Passenger tayo. Gusto ko maging passenger. Mas maluwag yung compartment na trees niya dito. Yan. Kahit malalaki yung lalagyan, pwede. Pampangin. Ito. So, tataas ka talaga. Yan. So, meron siya dito. Saksakan. So, ano yun, diba? Cigarette. Yan. Pwede na. Pag may dala-dala ko. Yan. Sasamit mo yan. Paper bag mo at plastic bag. Same dito. Plus malumag yung pocket na sa likod. Siyempre, yung control ng aircon. So, aircon siya dyan. Tapos yung aircon din dito yung aircon. So, mas comfortable siya kasi pati lahat ng pasahero niya may naka-air. Malaki din yung level ng malumag. Siyempre, yung dynamic feature. Logan ko yung capital point of E. Putan natin. Next unit natin is Altis. Siyempre, ayan, medyo top of the lane siya, 1.6E. Ang 1.6E ay level pala yan kung manual. So 919,000. Ang premium pag dito ka nakasakay, elegante siya. Upuan niya, sporty look. And then, syempre, or window, or lock. Yung control, syempre may side turn lamp. Yan. Meron na rin knob yung ano niya. Tapos, yung ano niya, yung head unit niya is touchscreen. Yan. Ito, automatic to. Hindi siya yung entry level. Fabric din. So, comfortable itong makakabit niya. Four seating din, di ba? Pero, mas rapid one. Yan. Meron din dito. Dito yung compartment niya. Maliit lang. Mas bulky siya, no? Siyempre, nakamax na rin yan. Bridgestone, hindi na tayo nyo. Side turn lamp. So, visible pa pag laliko ka. Pogi na rin yung mas niya. At, for only 999. First. Of course, ilong there na siya. Diba? Elegante din yun. Sporty pero medyo same time may touch na ng elegance. Body color na rin yung handle ng door niya. Hey guys. Interested na kung ano sa sakin na ang price range ng Altis ay yung
packet. The line niya is 1.8 VHB, 1.6 1.580. Yung color niya is white pearl, attitude black, red mica, celestial gray and gray and metallic. 1.6 V automatic. Tapos 1.6 V, 1.6 G automatic, 1.6 G manual, and 1.6 E automatic. Ay, manual transmission. So ito sumito sa entry level. But maganda at saka elegant pa rin siya ito. Ito yung Corolla Crossover. Yan yung bago nila. Siyempre, medyo pricey. Pero patutusin mas mura na siya. Kasi ito naman, kalasya na si RV. And then yung people niya. Ganda na yung lamp niya. Siyempre, nakamax na. Bridgestone din. Meron na itong umbrella. Design. Sidecar lang. Meron na siyang mga. Tapos, umbrella na itong design. Hindi siya masyadong malaki. Mas maliit siya ng konti sa Innova. Parang siyang RAV4 na mas compact. Tapos, yun. Ganda yung design niya. Aerodynamics na yun. Body color na rin yung paint ng handle niya. Hindi na kapakbak basta-basta. Ayan. So, leather-like. Ah, dyan parang mas soft siya. I'm not sure kung leather to. Parang malambot siya. Tapos, touchscreen na rin yung touchscreen na rin yung head unit niya. Tapos, yung feature nito is public na. Ayan, automatic siya. Ito natin. Ayan, park. Reverse neutral drive lang. Ayan. Tapos siya. Meron na rin control. Dito tayo magpunta sa kabila. Okay. So, dito tayo sa passing. Ito tayo. First time ko ito nakita. Very comfortable siya. Mababa lang. Matalang sumakay. Hindi ka nakakyat kagaya ng sa Vio, ay sa Innova. Pero, siyempre mas maluwag. Hindi rin masyadong bulky. Yung nakuha niya. Ang dark yung feature niya. Tapos sporty rin niya. So, lower jack. Tama? Dali ko na ito bako. Ang dali ko na sa bike. So, isa sa unang magkakaroon ng ganyan. So, this one is Corolla Cross. Ang ganda na ng visible na rin. Tapos yung baba, may line yung talaga siya. So, yung design niya para ka na rin naka ano. Para ka na rin naka Rambler, di ba? Yung bago nila ng Rebel Awake. Pero syempre, mas okay yung Toyota kasi naong sa lahat yung mga parts niyan is madali siyang makakita. Dito, madali ka makakabili. Familiar din yung mga mechanic natin dito. Kina-order sa bambansa. Sa idea, driver siya. Meron na rin siyang leather feel. Wala, soft to. Soft siya. Then, meron na rin control dito. Ayan, kung tumatawag pa. So, may mga feature na rin siya. Radio control. Then, maganda yung steering wheel niya. Ayan, so, control na rin.
Diba? So, although manual siya, it's okay. Ito yung head unit niya. So, wiper. Head lang. Yung feel nito is medyo rough, pero yung fabric niya. So, medyo spill proof yan pag nakapunakap niya. Pagpunasan na siya agad. Ito niya. So, pati seal driver, pwede na maging magpapogi. May sarili na siya. So, taas yung ano niya. Level. Pero yung elevation is okay, so consider mo siya roll across. Siyempre ito medyo high end na to guys. 1.7 million yan. Diba? Hawig sila eh. Pag nasa lang. Parang yung entry level niya yung ano, yung cross. Ayan yung ilaw. Magkahawig. Eh. Oh, guys, pati yung ano. So kung gusto, pero look at the tire guys. Ng RAV4 ha, Michelin. May lining na silver side turn lang. Meron din siya ng na black siya. May pansinin pa rin yung parang fender niya. So, yung dating niya is mapanto na. Pero pag sa gilid mo tinignan hindi siya talaga. So, yung ano niya is ano mo to? Ano na siya? Yung color din. So, meron na siya dito. Number power window, power lock. Control ng side mirror. Yung feel nito is ito soft din leather like. I'm not sure kung leather talaga siya. So ito yung fabric nito is soft, masarap, malambot siya. Ito may tarap pero mas malambot kesa din sa yung sa videos. So leather din, malambot siya. At yan ito niya. Wow, ganda. May eco, normal, and sport mode na siya. Automatic. Ito yung head units na unit. Ang natin yung press button siya. Ang ganda ng knob na. Ayan, so ang control nito is siyempre sa call, sa volume ng ano, yan, ng sound ng head unit control nito. Tapos, sa passenger tayo, kasi lang, parang mas malubot siya, sakay tayo. Kaya sarili na siyang aircon dito. Tapos halos flat siya, pag nakatiklop yung upuan. Malubot. Para kami nakasakay sa crossover. Door. Focus rin yung speaker niya sa shell. Guys, yan ang RAV4.
ISTL Padilla. Ma'am, 2.130. Pili tayo ng dalawa. Ayan guys. Ito nyo. Ito nyo. Setter nilang pressure. Tapos, dual, ano na siya? Dual color na. Ah, may hawig na siya sa ano, no? May hawig na sa Starex. Ganda. Leather seat. Then, fabric sa gitna. Parang hindi ka pagpawisan. Ayan. Nakalawag siya. May panilalagyan ng puwan dyan. Para mas marami makakaupo. Pero syempre, mas komportable kung talagang seating capacity nyo lang. So yun, guys. Happy tayo. May feel. Ano pa rin siya? Luxury kesa dun sa commuter. Ayan. Ito. Ayan. Meron ng yung driver niya, yung steering wheel niya, meron ng control. So, pag tumawag, can answer call. Control dun sa head unit. So, mapabawas ng airport niya. Ito yung lab ng yan, automatic niya. Transmission, yan, yung lab. Ito, yung lab. Mas meron yung feeling niya, no? Try. So, yun. Hirapan. Pwede nilagay dyan yung gamit nyo. Passenger or driver. Kasi may access dito sa likod. Aircon nyo is na. Diba? So, lahat yung aircon. Thanks. So, what's this? Hindi pa lang ito guys eh. Uh-oh. Another compartment. Rear cooler. So, yan. Sa likod siguro ng aircon. Yan. Airbag niya. Mayroon yung additional na socket. Parking assistance na. Siyempre, power, power window na rin. Power lock yan. At ito may bagong feel nung ano. Diba? Power. Yung combination ng lock niya. Frame niya. Oh, may additional dito. Hoy! So, USB, pwede ka na. Ito yung kailangan dito kanina. Mismo yung sakit ng charger mo. Then, press it back. In every seat. Every passenger, meron na seat back dyan. Guys, ang lakas. Ang bios. Ayan, meron din doon. Meron din sakit sa charger. Power, body color na rin. And ito, Super Grandia. Shell din siya, syempre. Ay, alam ko, mas mahal na ito. Ngayon natin. Let's see. 2.9. Yan yung tinatawag nilang elite. Okay. Ito. Single lang yung mga niya. Ito niya. Pero, naka-chrome na. Ito.
yung external niya is yung ibang ganyan. So luxurious na rin sa tingnan, parang ka na rin naka chrome all over chrome and yung lining siya chrome yan. Pero ba yun siya nakamax na yan. Bridgestone tire. Okay, pagkakitin natin. Pagkakitin natin. As, wow. Ayan, luxurious feel na yan. Diba? Tama. Power seat na. Ayan. Wow, what's this? May compartment siya doon. Diba? Ilip na ilip. Tapos siya. Move ng ano niya. Tapos to, sa baba. So, ganda. Yan, mga pang-boss, feeling boss. So, yan. Nakaka-captain seat na sila. Wow, the keep. Tapos, may wooden yung ano yung design ng panel niya. Diba? Kita mo? So, mas social ito. Ganda na rin yung ano niya. Control. So, digital na. Yan. May wooden touch yung panel niya. Yung lining doon. Tapos may mga socket na rin ito. Ang saat. Ganda, no? Tama. Closing yung door niya. Tama. Pili na kayo ng door. Pili tayo dalawa. Ayan. Nakat ka. Super gandia eh. Live na, no? Ayan. Ayan, so aerodynamic features din siya. Ayan naman yung ang ano ng Toyota. Trademark niya. So dalawa yung door niya. Pwede dito. Ayan, di ba? Automatic open. Although, hindi siya sobrang automatic. Kasi yung airport ka rin. Pero, so, pwede rin sa harap. So, power seat. Recline siya. Tapos magpahinga. So, 2, 4, 6, 8-seater lang yata ito. Wow, okay. Very comfortable. Ito. Ilaw ba? Nasa airplane. Nasa airplane ha. Ayan. So, ayan. Mayroon siya mga socket yun ito. Ganda ng tube niya. Tapos, papasara natin. Close the door. Ayan. Narap tayo sa lipad. So, sa harap. So, ayan. From the side. Side mirror. Tapos, may side turn lamp na siya. Tapos, yung harap niya. Hindi yung mga ganit pa. Bulky. Pero mas bulky kasi sa predecessor niya. Mga, ano. Commuter. So, yun. Power window, power lock. Leather feel. Malambot siya. I'm not sure, pero hindi siya plastic. So, ay tayo. Okay. Medyo taas siya. Wala yung cover na, no? Hindi ako kumuha. Yan, okay. Sasakay tayo. Oh, guys. Sakay mo palang digital na yung pakaramdam. So, may control na. Meron na rin, nandito na rin yung mga assist mo. Diba? Nandito rin yung control ng falls. Okay. Automatic siya. Ngayon yung head unit niya. Comfortable. Kahit mga driver ka. Nakikita mo na rin kung may bukas aling door ang pumasok pa. Ayan. So, hindi masyadong digital yung feature nun. Pero okay lang. Ayan. So, may color. Hindi ko sure kung para siya naman sa ilaw siguro. Tapos, meron siya lang nandito na. Ganyan compartment niya. Additional button.
So, may lalagay pa bang ibang mga feature. Power door on, power off. Same thing. Ito, ito yung control ng door. Left or right, di ba? Yeah. Open natin sa left. Ayaw. Kasi nakapatay. So, push the start. Push start button na rin. Tanggalin na lang ako ito. Tapos, meron na rin siyang wooden box niya. Video natin yung pag-alis ni sir. Yehey! Bye-bye! Hi mga Bechi! Welcome back to our YouTube channel. Yes, dear channel. For today's video, i-review natin ang 4x4 Toyota Compass Manual. Tara, samahan niyo ako. Hi mga Bechi! Welcome back to our YouTube channel. Yes, dear channel. I-review natin ang Toyota 4x4 Conquest Manual Transmission. Tara, samahan niyo kami. Hi mga Bechi! Welcome back to our YouTube channel. Yes, dear channel. For today's video, i-review natin ang 2021 Toyota Hilux 4x4 for Conquest Manual. Tara, samahan niyo ako. Hi mga Bechi! Welcome back to our YouTube channel, Yes Dear Channel! For today's video, i-review natin ang 2021 Toyota Hilux 4x4 Conquest Manual. Tara! Samahan niyo ako! Approve! Hi mga Bechi! Welcome back to our YouTube channel, Yes Dear Channel! For today's video, i-review natin ang Toyota for... Hi mga Bebshi! Welcome back to our YouTube channel, Yes Dear Channel! For today's video, i-review natin ang Toyota Hilux 4x4 Conquest Manual. Tara! Samahan niyo ako! Approve! Hi mga Bebshi! Welcome back to our YouTube channel, Yes Dear Channel! For today's video... isa pa! Hi mga Bebshi! Welcome back to our YouTube channel, Yes Dear Channel! For today's video, i-review natin ang 2021 Toyota Hilux 4x4 Conquest. Tara, samahan niyo ako! Approve! Wala, yan. Hi mga Bebshi! Welcome back to our YouTube channel, Yes Dear Channel! For today's video, i-review natin ang Toyota Hilux 4x4 Conquest. Tara! Samahan niyo ako! Approve! Hi mga Bebshi! Welcome back to our YouTube channel, Yes Dear Channel! For today's video, i-review natin ang 2021 Toyota Hilux 4x4
conquest manual. Tara, samahan niyo ako!